naman na happily married ka na, paano kayo nagkakilala ng iyong true love na si Congressman D.V. Savillano? Sa kayo unang nag-meet? Oo. Actually, alam mo, strange, sabi ko nga serendipity eh. Kasi, I think 1996 ba yun? 1996 yata, gumagawa kami ng movie ni Alice sa Ilocos. So, nagsushoot kami doon. Tapos, we happened to be using his room. Tapos sabi ng secretary, kailangan na kayong umalis kasi gagamitin na ni Vice Governor yung room. Sino ba yung Vice Governor? Sabi ni Alice, we don't care to see the Vice Governor. We want to meet the Governor. Where's the Governor? Ganyan po siya. Tapos, wala yung Governor dito, yung Vice Governor. Paglabas siya, ha? Are you kidding? Sabi namin, you're the Vice Governor. Taka kami kasi ka-age lang namin. Parang, ikaw yung Governor? Parang bata mo pa. Nagpa-picture daw kami, hindi ko maalala. Years passed, gumawa ako ng project for Gov. Chavit Singson sa Ilocos, yung telecommunications, kasi business ko dati yon na I would provide internet service. Sa kanya, in-assign yung project. So for 1 year, nagkikita kami palagi, meeting for the project. After the project, yun, parang sinabi niya na he wants to get to know me better. Sabi ko, no, ayoko. Bakit ayoko yung first mo sinabi? Ayoko ng politiko. Nung una sabi ko, ayoko ng politiko talaga, promise. Pero may dating na siya sa'yo, Miss D. Yung pero parang, nung una ko siyang nakita sa meeting, sabi ko, wow, ang ganda ng profile nito. Sabi ko, gano'n. Tsaka parang masungit siya na ang dami niyang ina-ask na questions na stricto. May baga mysterious. Oo, pero nung nag-meeting kami, very ano siya. As in, never siya nag-chancing, wala. Tapos nung one time na, huy, napaganyan ako kasi nagkukwentuhan kami, parang naging magkaibigan na kami, parang napaganyan ako. Nagtingin na kaming dalawa, tapos sabi ko, ano yun? Sabi ko, ba't parang naano ako nung nagtama yung magkamay na? Diba may spark? Literal, na kuryente kayo. Oo, na kuryente ako, literal. Ito na yung clincher. One day, taping namin, birthday ko, di galit na galit ako kay Gabby Concepcion. Sabi ko, 17 takes, you cannot even memorize your lines. What's the matter with you? What happened to your memory? Ganyan-ganyan ako. Tapos sabi ni Gabby, if you know what's good for you, you better shut up your big trap. Nagulat ako, ba't niya ako ginanon? Yung pala, kasama sa plano yun na aawayin niya ako para, o sige, sasabihin ng director, o sige, mag-taping tayo bukas kasi for airing na to. So, birthday ko, nagsishooting kami. Ay, naku, ganyan ako, ganyan. Birthday ko, 50 years old ako today, nagsishooting ako. Ay, dapat ka, wala akong shooting. Yung pala, pinaplano niya na with Danica na tell your mommy to wear a red gown, I'll give her a debut because she never had a debut. Tapos, yun na yung nag-eksena kami ni Gabby, biglang bumuka yung door, tapos may kumakanta na ng ikaw in Ilocano version, yung sikati, silaw, toy, lubong ko. Parang, ano yun? Sabi ko, pagtingin ko siya, tapos bumukas na yung sliding doors dito sa Plaza Ibarra, tapos happy birthday. Ay, naku, talagang naiyak na ako. Lahat sila, lahat doon. And it was a huge party kasi may camera crane, andun lahat yung Clegg Lights camera, andun yung director, nandun yung crew, buong, pati tent, pati CR, nirent niya lahat. Sabi ko, nirent mo lahat ito? Kahit na wala naman shooting, sabi niya, oo. Bakit? Kasi I wanted to give you a debut, pero hindi naman kinailangan ito lahat. Eh, mahal kita eh. Yeah! Aloka! Yun na yung talaga sabi tapos ko. Tapos kinilig ka na ng bongga. Oo, sabi ko, grabe, ang haba ng hair ko hanggang the fort. Anong sagot mo? Anong sinabi niya ate na mahal ka niya? Mahal kita. Wala, naiyak lang ako. Tapos si Oyo, ayaw niya. As in, negative. Ayoko ng kahit na sinong lalaki sa buhay mo. Tapos, nung unang nakita niya si Divi, sabi niya, ayoko, wag yan, ganyan. Sabi ko, akala ko ba, ayaw mo ng foreigner, gusto mo Pinoy. O ngayon, Pinoy na, ayaw mo pa rin. Ayoko pa rin masyado, ganyan. Biglang, that day, sinabi sa akin ni Oyo, ma, inisip namin ni ate, kasi ilang years na, tumatanda ka na rin, you shouldn't grow old alone. Ayaw mo ba kay Tito Divi? Parang mabait naman si Tito Divi. Gusto ko nga siya maging ka-close. Baka makapag-open up ako sa kanya. You know, like talk to him like a tito, ganyan-ganyan. So parang nagtaka ako. Sabi ko, Lord, totoo ba to? Bakit parang lahat ng tao na nega, biglang nagiging positive?